I don't think na bagamat underdog si Manny Pacquiao, I don't think pumayag siya sa laban kay Errol Spence kung ang balak lang niya eh to do his best imitation of Sleeping Beauty. No, I don't think so. May nakita rin siyang weakness dito kay Errol Spence. Medyo, tama yung sinabi niya, medyo mabagal. Ang problema lang kay Errol Spence, may jab. Medyo mabigat yung jab eh. At ibang klase yung jab ni Errol Spence. Ito ang laban na kinagulat ng lahat. Yes. Manny Pacquiao, I think at 42 years old, I think it's just right na siya ang underdog sa laban na ito, ano? I think that's just, you know, a fair take sa upcoming matchup na to. Pero attorney, how do you see this fight going? Alam mo, tingin ko dito, ang biggest enigma dito si Manny Pacquiao. Inactive since 2019, 42, pushing 43, come fight time. I do not know how far you can push your luck. Ano? But this is Manny Pacquiao. Nobody thought he was going to beat yung si Kit Thurman, and he was able to pull off that big win. I don't think na bagamat underdog si Manny Pacquiao, I don't think pumayag siya sa laban kay Errol Spence kung ang balak lang niya eh to do his best imitation of Sleeping Beauty. No, I don't think so. May nakita rin siyang weakness dito kay Errol Spence. Medyo, tama yung sinabi niya, medyo mabagal. Ang problema lang kay Errol Spence, may jab. Medyo mabigat yung jab eh. At ibang klase yung jab ni Errol Spence. Nakita mo yung jab niya, usually, ang iba, pag matatangkad, parang Tommy Hearns, nakatayo, pumipitik yung jab. Si Errol Spence, iba. Yung jab niya, habang siya'y pumapasok. So talaga ma-off balance ka. Malalagay ka sa alanganin kasi ang laki niya, papasok siya, he leads with the jab. Unlike yung iba, matatangkad, nakatayo lang, pitik lang yung jab. Siya hindi, papasok, aggressive. Yung iba hindi na solve. Si Danny Garcia, si Mikey Garcia, talagang they were mesmerized by the jab. Mm-hmm. Pero si Manny Pacquiao, he offers movement. Maganda ang kanyang leg movement. He knows how to get in and out. He knows how to create angles. And let me tell you, yung Pacquiao, with his experience, marami na siyang nakalaban na alam niyang style ni Errol Spence. Pero si Errol Spence, wala pang nakakalaban na katulad ng style ni Manny Pacquiao. So, yan ang very interesting contrast dito. Nagkataon lang, 42 years old. Kung ito'y medyo bata-bata, mga 35, ay baka, ano, talagang madaling sabihin, kaya ni Pacquiao to. Ano? Pero the thing is, yung edad, the age barrier, ang tingin ko malaking bagay dito. Pero Pacquiao will not take this fight if he honestly believes he cannot beat Errol Spence. Well, in regards to that, attorney, no, ako, personally, I believe, kung prime per prime lang, hindi naman nanalo kay Manny Pacquiao to, Errol Spence. As in, honestly, sa nakikita ko sa kanya, sisiw. Hindi naman sa ano. Correct. Kayang-kaya niya to. But again, sabi mo nga, age factor, yung inactivity yan niya. Mabigat. Yes. Ngayon, sinabi mo, attorney, may mga nakitang weaknesses si Manny Pacquiao sa laro ni Errol Spence. Gusto ko lang puntahan yung subject na yun. Ano? Kasi ako personally, even though na underdog dito si Manny, kasi feeling ko, we should not talk about this fight as if na hindi winnable eh. Kasi feeling ko very winnable eh. Kasi in his triumphs, like yung kay Mikey Garcia na banggit mo, Danny Garcia, wala ko gano'n nakita doon, when he fought Kell Brook, nakikitaan mo may mga butas na laro yung Spence eh. And I think yung sa job niya rin na sinasabi mo, I think that's one of the things din na it could be his strength and could be his weakness as well. Kasi he throws the jab a lot, tendency in between, nagiging sloppy yung bato. And you can correct. Hit like first split a second, di ba, kay Manny Pacquiao? Yun ang sinasabi ko kanina. Yes. Tama ka, na very sloppy. Kasi usually, pag matangkad na boksingero, gusto mo, nakaplant yung feet mo, the classic Tommy Hearns, Larry Holmes jab, pitik. Ano? Yung kay Errol Spence, patulak. He pushes the jab. He pushes the jab. Kasi ang gusto niya, ma-intimidate yung kalaban niya sa laki niya. So, yun ang nangyari kina Danny Garcia. They were intimidated kasi hindi sila makaporma kasi pasugod itong si Errol Spence kung mag-jab. But Pacquiao can sidestep that. Pacquiao can sidestep that and wide open si Spence when it happens.
That is a good point. We share the same opinion on that weakness of Errol Spence. Yun ang sinasabi kong weakness niya, that Pacquiao can take advantage of. Hindi na take advantage ni Danny Garcia at ni Mikey Garcia because patulak yung jab. Ang nangyayari kay Danny Garcia at kay Mikey Garcia, they go on a defensive shell. Yes. Yun ang napipersa silang dumipensa kasi pasugod eh. Si Pacquiao can sidestep. He can create angles. And from defense to instant offense, kayang gawin ni Manny Pacquiao something that the likes of Danny Garcia failed to do. Kay Pacquiao, yung defense, instant offense yan in a split second. Yes. Yun ang maganda. That is the weakness which I believe Pacquiao will exploit. And sinabi na natin yung creating angles. Ano? Another thing na sa tingin ko magiging advantage ni Manny Pacquiao. And for some reason, attorney, walang nag-uusap about this. No? Yung footwork. You know, yes, very important. Yes, when you watch the footwork of Errol Spence, very basic, average at best ang footwork nito. Yes. And dalawang kaliwete maglalaban, I think footwork would also play a key role in this fight. Do you share the same sentiments? Kasi when it comes to footwork, even at 42, yung footwork ng Manny Pacquiao, doon pa rin eh, ang galing pa rin eh. Mm. That footwork is what will allow Manny Pacquiao to sidestep the wild rushes of Errol Spence. Kung yung ibang kalaban ni Errol Spence, kapag pumasok si Errol Spence, napapa-force into a defensive shell, hindi si Pacquiao. He will be able to sidestep that. Ano? Ganun kaganda ang footwork ni Manny Pacquiao. At in terms of suntok, alam mo, sa tingin ko lang, mas malakas sumuntok yung Keith Thurman eh. Mas power hitter yung Keith Thurman kasi ang mindset ng Thurman pag sumuntok, talagang homicidal yung suntok niya. Nagkataon lang itong si... Kaya one time ang tawag sa kanya, one time big time. Pero yung Errol Spence lang talaga, once you get past the jab ni Errol Spence, doon na magsisimula. Si Kell Brook, mas mabilis, gave him problems. Binigyan niya ng problema si Errol Spence. Nagkataon lang, si Kell Brook, nung makalaban si Errol Spence, may tama na yung mata ni Kell Brook. He was done. May damage na yung mata niya, kaya nakita mo, eventually bumigay dahil dun sa kanyang eye injury. Yes. But that Kell Brook fight showed na with a little speed, Errol Spence, pwede mo siyang mabuksan. Yes. Pwede mo siyang maging susceptible. And that is why very important ang magiging footwork ni Manny Pacquiao. That will all start with the footwork. Mm-hmm. Napakaganda. Alam mo, Ator, nagulat ako. Pareho tayo ng observation dito. It's like you're speaking on my behalf. Dito sa... Yan ang nakita mo kung paano biglang umiikot si Manny Pacquiao. Yes, how he can spin you around. Papasok yung jab ni Errol Spence. Mm-hmm. Huling-huli doon. Kahit nga sikwata niya ng isang maigsing uppercut eh. Huli. Huling-huli. Si Errol Spence. Pag nagawa ni Manny Pacquiao yon. Kaya nga nung sinasabi ko, I mean, people tend to talk about Errol Spence like sobrang unbeatable. Personally, kung nakatapat nito si Bud Crawford, I would even pick Bud Crawford to beat him. I don't know about you, Atore. Yes, yes, yes. That's a subject for another time, kumbaga. But other than dun sa advantage ni Manny sa footwork, other than dun sa kanyang both strength and weakness sa jab, meron ka pang ibang weaknesses na nakikita sa laro ni Spence na sa tingin mo, Manny Pacquiao would be able to take advantage of? Well, yung pakita ni Sean Porter, ano? Remember, Sean Porter was able to hurt itong si Errol Spence when they fought. Talagang nasaktan si Errol Spence. Pero ang ginawa kasi ni Sean Porter, binrusko niya si Errol Spence eh. Hindi makajab itong si Errol Spence kasi dinikita niya and he really tried to outmuscle Errol Spence. That showed yung limitation ni Errol Spence kapag infighting. Hirap siya kapag infighting. Ang problema sa akin, yung style na yon ni Sean Porter, pambata yun eh. Ha? Hindi naman ganun ang style ni Manny na panglooban. Never naman naging ganun laro ni Manny. Never. Ang kay Pacquiao, he gives you angles eh. Lilituhin ka niya, tapos huhulihin ka niya with punches thrown from even the most unimaginable angle. So yung kay Sean Porter, he tried to outmuscle Errol Spence on the inside. At doon nakita ang kahinaan ni Errol Spence kapag infighting. You take away the jab, you get closer to him, you try to force a pound boot slugfest, lumalabas, hirap si Errol Spence, matatamaan mo siya. Ay, ang problema, pambata yung style na yun. Ha? Yung pwede para sa mga bata, oo, hindi pwede sa kay Manny Pacquiao yun, who is considerably smaller,
Eh, kumpara kay Sean Porter, talagang full-fledged welterweight. So, hindi advisable yung style na yon. Medyo delikado siya doon kapag yun ang kanyang ginawa. Yes. Not only a full-fledged welterweight, na attorney, early in his career, 154 lumalaban tong mama. Oo, malaking mama. Yeah. Malaking mama sa Porter eh. Yes. Oo. Pero doon nakita mo, hirap siya kapag di kita ng laban. Yes, walang yes. Job eh. Oo, kasi pero mahirap. Risky yun. I believe Errol Spence, since that fight with Kell Brook na pinag-uusapan natin, I think he did not evolve. I've always felt na may pagka one-dimensional yung laban niya. But again, regardless, given all the factors, I think we both agree Manny Pacquiao is the rightful underdog. But if I would be given, kumbaga, bibigyan ko ng stats to, chances, I would say 55-45. I would give the 55 to Spence, but 45 to Manny, just to goes to show that ito, very winnable, and they should just not talk as if Manny Pacquiao has no chance of winning this fight. Last na, Attorney Ed, your prediction. Ako, this will be a very tough fight for Manny Pacquiao. Pero sabi nga natin, winnable ang labang ito. Ang nakikita ko nga dito eh, if he comes in tip-top shape, walang problema sa conditioning. Kasi yung kay Kit Thurman, napansin natin, in the latter rounds, 8, 9, and 10, parang medyo hinahapo na si Manny Pacquiao eh, no? Pero sabi ko nga, kasi mabigat naman yung pressure nung Thurman. Tingin ko, kaya ito 12-round decision eh. Mm-hmm. Makukuha, Pacquiao will be able to outwork itong si Errol Spence. I will not even be surprised if Pacquiao registers a flash knockdown. Okay? Kasi nakikita ko dito, first few rounds, may takot yung Errol Spence. Kasi ito ang kanyang first mega fight eh. Nakita mo yung Kit Thurman, pagdating ng first round, parang intimidated pa kay Manny Pacquiao. May konting takot pa at sinampula ni Pacquiao yung kanyang trademark na sa ilalim. Tapos biglang angat, right, nasuntok. Yes. Oo, huling-huli. Madadali si Errol Spence doon. Kasi alam mo, first mega fight niya ito. First super fight ni Errol Spence ito. Pacquiao may be 42 years old. Pero yung reputasyon ng Pacman, pag nasa harap mo na, tatakbo sa utak mo yung mga pinagagawa ni Manny Pacquiao nung bata siya, and that intimidates you. And that is something Pacquiao will try to do. Ano, in and out ang magiging laro ni Manny Pacquiao dito. Avoid prolonged exchanges. If he solves the jab, half of the jab is done. If he gets past the jab of Errol Spence, tingin ko kaya by outworking Spence in 12 rounds. So you're picking Manny Pacquiao to win this fight? I'm picking Manny Pacquiao for this fight. It's a tough call because we do not know kung anong klaseng Pacquiao ang magpapakita come August 21. Pero mamatch lang niya, ma-approximate lang niya yung alakit turma na ginawa niya. Pwede pa itong si Manny Pacquiao. Well, you know what, Attorney? Lagi nga nila sinasabi, having long breaks in boxing could actually hurt you or help you hurt you kasi yes. You're inactive. Hindi ka lumalaban, yes. Or it could actually help you kasi sa mga kagaya ni Manny Pacquiao na may edad na, that could actually help him kasi he doesn't need to be as active as he was, you know, during his younger years. Attorney Ed, maraming salamat. Napakaganda nitong conversation natin at sana maulit. Oh, anytime JM. Always a pleasure talking to you at marami pa mga boxing activities. Definitely, mauulit ito. Definitely. Maraming salamat sa oras, Attorney Ed. Thank you. Mabuhay ka, kaibigan.